Sa ating batas kaalaman, mga kapamilya, ito po ang Anti-Child Pornography Act of 2009. Ulitin natin, Anti-Child Pornography Act of 2009. Aba. Ano ba ito? Of course, pag sinabi mong anti-child, eh, ito yung para sa kabataan. Oo, hindi dapat gawin. Protection ng kabataan ito. Eh, pornography? Oo. Mas mabigat yung... Kasi meron na tayong mga batas dati na nagbabawal doon sa pornography o yung mga hindi man publication, hindi lang publication, kundi pati na yung mga nasa sinihan at sa telebisyon o kahit yung mga nasa optical media. Ngunit dahil noong 2005 at 2009, kinailangan na paigtingin yung paglaban dito sa worldwide phenomenon na to, Mari. Mm-hmm. Ibig sabihin, napaka lalang problema dahil napaka laking industriya na itong child pornography sa buong mundo. Mm-hmm. At isa yung Pilipinas sa sinasabi nila na pinanggagalingan ng... Isa ang Pilipinas, ha? Oh. Pero hindi, matanong lang kita, Atty. Ano bang ibig sabihin ng pornography? Okay. Ang pornography ay sa definition niya sa batas o gawin na nating child pornography, yung mga iba't ibang representation. Pwede siyang video, pwede siyang photos, pwede rin siya yung mga digitally created or manually created, okay, na kung saan merong bata na naka kumbaga involved or engaged in sexually explicit activities. Ah, okay. Yung parang nagbibigay siya ngayon ng sensual na mga aksyon. Sexual, sensual. Oo. Na kung susumahin natin, nasa buod, nasa puso nitong batas, yung pagbabawal sa pagtingin sa bata bilang object of sexual gratification o yung pagpapa pagtingin sa bata bilang panggagalingan ng pagnanasang sexual. Okay, ayan. Okay. Ilang taon ba pag sinabi mong bata, ito ba yung 18 years old and below? Tama yan, Mare. Hmm. Pero dito sa batas na ito, kahit na yung nasa larawan o nasa video ay hindi bata, pero pinagmukhang bata, ganun pa rin. Pinagbabawal siya bilang child pornography. Kasi nga, yun pa rin. Babalik ka pa rin doon sa, kumbaga, nasa buod niya, ayaw niyang tignan yung bata bilang hindi object. Ko maintindihan yun. Ibig okay. ba sabihin, merong isang 20 anyos, oo. Eh parang, ano yun, ibig sabihin, isip bata, ganun hindi. Ba yun? Hindi. Halimbawa, doon sa, kumbaga, pornographic film o pornographic picture, okay, pinagsuot siya ng uniforme ng bata o yung school uniform. Oo. So, tapos naka-ponytail siya, naka-pigtail siya. Oo. So, talagang, pinagmumukha siyang bata. Oo, pinagmumukha siyang bata. So, kung magfo-fall siya under dun sa anti-child pornography. Mm-hmm. Kahit hindi siya bata. At kahit hindi totoong tao, maaari kahit dinrowing lang. Ah, kahit yung mga hentai, mga manga na mayroong mga bata na in sexually explicit na situations, yan ay pinagbabawal nitong Anti-Child Pornography Act okay. of 2009. So, sino ang magkakasala nito? For example, tumitingin ka sa pictures, merong kang tago nito. Sino-sino yung mga pwedeng magkasala sa ganitong klaseng pagkakasala? Dito, sa batas, marami. Dito, kung merong kang, parang sa drugs din, mere possession, ay pinagbabawal, pwede kang makasuhan. Ibig sabihin, may isa ka lang picture sa iyong cellphone, sa iyong tablet, oo, sa iyong na personal ito computer. Ito yung pinag-usapan natin kanina. Hindi kailangan mo ipakita sa iba. Oo. Kahit yung pag nahulihan ka okay. na meron ka in possession. Mm-mm. At kung meron ka, nahulihan ka sa possession mo ng 3 or more articles of the same kind, ibig sabihin, 3 pictures, 3 video, meron ng presumption ng intent to distribute. Parang di ba yung sa drugs, meron kang possession at merong pushing. Mm-mm. Dito, meron ka ng
kumbaga prima facie evidence na kung 3 or more ang nahuli sa'yo, posibleng magkakalat ka na nito. Na binibenta mo na yan at pinakakalat mo na mas mabigat ang parusa dito sa batas. Okay, ang tanong ko, ito'y definitely a criminal offense. Yes. Ano ang parusa dito pag ikaw ay napatunayan na nagkasala dito? Ang pinakamataas na parusa dito umaabot sa 20 taon, reklusyon perpetua, reklusyon temporal. Mm. Pero ang gusto kong tutukan dito, Mare, meron ditong 2 krimen na hindi natin, kumbaga, hindi pa talaga siya nakagagawa ng child pornography, pero pinaparusahan na siya. Yung isang halimbawa dito, yung grooming. Yung grooming, halimbawa, ikaw ba, Mare, sa mga anak mo, chine-check mo ba yung natatanggap nilang email, okay, yung kanilang text, natatanggap nilang pictures, halimbawa, sa Facebook o sa kanilang mobile phones? Hindi ako nakikialam. Oo, hindi na. Pero halimbawa, yung anak mo na below 18, meron nagpadala sa kanya ng isang picture, halimbawa, na child pornography, yan ay pinarurusahan na ng... Yung nagpadala? Oo. Ibig sabihin, kasi nga, ano ba yung maaaring layunin ng tao na nagpadala ng isang picture na may child pornography? Mm-hmm. Ibig niya sabihin, gusto niyang patunayan na ito ay hindi, o ito ay normal. So, ibig sabihin, kinukondisyon niya yung isipan ng kung sino man yung pinapadalhan niyang bata, na ito ay normal at pwede mong gawin. Ah, parang nabe-brainwash niya. Exactly. Yung bata. Oo, kaya yan ay isang parusa. Isang krimen na pinarurusahan ng batas. Hanggang 6 na taon pinarurusahan siya. At isa pa, yung tinatawag na luring. L-U-R-I-N-G. So, grooming and luring. Yung isa, paghahanda sa bata para pumasok siya sa isang sexual relationship o kaya gumawa ng child pornographic materials, ito namang luring, nagko-communicate pa lang yung tao. Ibig yung baga parang ine-engganyo mo siya. Exacto. Inaakit. Yung parang inaakit mo siya, tama. Binibitag mo siya para makipag-usap sa'yo, pero makikita doon sa laman ng inyong pag-uusap na gusto mo siya. Na ibang intention niya. Na ang intention mo ay kunin siya bilang karelasyon na sexual o kaya gumawa ng child pornographic material. Okay, ang tanong ko ay ganito, attorney. For example, kinuha niya yung bata, hinire niya, binayaran niya, gumawa ng mga aksyon na, of course, yung mga sinasabi nga natin, no? Yung parang aksyon ng sensual at sexual. Mm-hmm. Although walang hindi niya hinawakan, pero pinagawa niya. Ano ang kaso dun? Yan din ay, kumbaga, yung mga tao na kumukuha doon sa mga bata para maging o picturean o kuha ng video, yan ay isa sa pinakamataas na pinarurusahan. Anti-child pornography pasok pa rin yun? Pasok din yan sa anti-child pornography. Ibig sabihin dito, Mare, bukod doon sa mga nagkakalat nito, binibenta ito, Mare, sa internet, yung mismong nagpo-produce, yung kumuha, naghawak ng camera, lahat yan. Kasama yung director, yung writer, lahat yan, kasama sila, sangkot sila dito. At kung halimbawa, yung mismong mga magulang nitong bata ang nagtulak sa kanila para gumawa nitong child pornography, itinataas pa ng batas sa susunod na mas mataas na parusang pagkakulong. Mm-hmm. At syempre, may multa rin. Okay, ang tanong, merong pagkakataon, attorney, di ba nahuli na ito, no? Yung nanay niya, pinaharap yung anak dun sa camera, pinagsayaw yung bata. Yun yung sinasabi mong may kasalanan. Pero yung paggawa, ang pagsayaw ng bata sa harap ng camera, na alam nating hindi dapat ginagawa ng normal na bata yun, no? Kakaiba kasi ang sayaw niya. Ito ba'y pasok sa anti-child pornography pa rin? Oo, kasi nga sa buod ng bata, sa puso ng batas, kung yung mga pagsayaw niya ay sinasabi natin mapang-akit o merong sexual overtones, alam natin na ito ay talagang, kumbaga, child pornographic materials. Kasi nga, minsan wala yung sexual act, walang pagtatalik dun sa video, pero yung lascivious display, halimbawa ng mga sensitive body parts. At syempre, pag sensitive, sinasabi natin yung mga sexual organs, yung breasts, kahit na yung pubic area lang, yung general area, o yung buttocks, pag pinakita mo na yan, at ito ay mga bata, or pinagmukhang bata,
yan ay child pornography. Anong difference ng child pornography sa child exploitation? Ah, isang uri ng child exploitation itong child pornography. In fact, ito yung sa international standards, isa ito sa worst forms of child exploitation, child sexual exploitation. Isa siya. Isang uri siya. Oo, isang uri siya. Okay, mga pamilya, yan po ang ating natutunan ngayong araw na ito, ang tungkol sa Anti-Child Pornography Act of 2009.